Isang magandang, 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 magandang morning mga kabrigada. Kamusta po? It's a beautiful Friday. Biyernes na nga po ngayong araw na ito mga kabrigada. January 20, 2023. Kasama kapiling ka, jamming ka, banig ulit, DJ Justine Malansala sa programang Just In with Justin. Dito lang syempre sa Brigada TV. Mayong buntag sa mga kabrigada nato. Nakatuto ka ng beautiful Friday. Mga excited mag-weekend. Tumad na sila. Ganap ka ng weekend. Sana all. Yan lang masasabi natin mga kabrigada. Sana nag-enjoy kayo sa mga oras na to. Lalo-lalo na yung mga kabrigada natin naka-rest day on a Friday. Kamusta po mga kabrigada? Huwag kakalimutan, simulan ng araw na ito. Lalo na maramong nag-ambon-ambon sa gawas mga kabrigada. Dag-um kaayo. Inom kayo ng Citro Plus with Zinc Capsule Friday. Ako bahala sa inyo. At syempre, pwede-pwede nyo rin kaming i-follow and like sa aming Facebook page ang Just In mga kabrigada. Almost 100 pa lang tayo. Dagdagan natin. Idana natin to sa awa at dasal mga kabrigada para umangat-amangat naman yung mga likes and shares natin sa ating Facebook page. Samantala, narito na ang ating Just In Chika. Brigada, good news! Dahil patuloy na bumaba ang antas ng mga nagpopositibo sa COVID-19, ang positivity rate sa buong bansa nang maitala na lamang ito sa 2.6%. Ayon po yan sa pagtataya ng Independent Okta Research Group. Base sa datos ng Department of Health, DOH, sinabi ni Okta fellow Dr. Guido David sa kanyang Twitter account na ang 2.6% positivity rate ay naitala noong January 17. Nakapagtala ang DOH ng 196 na bagong kaso ng COVID-19 cases itong January 17, kaya umabot na sa 4,070,675 ang total COVID-19 cases sa bansa. At ang aktibo po dito ay nasa 11,342 na lang. Mayroon namang 4 na pasyente ang namatay dahil sa virus sa nasabing PEDSA. Kaya ang total COVID-19 death toll ng bansa ay nasa 65,680 na. Samantala, base naman sa projection ni David, maaaring makapagtala ang Pilipinas ng 150 hanggang 250 na bagong kaso sa susunod na araw. Ayun. Well, congratulations sa lahat ng mga kabrigada nating frontliners, mga health workers, mga LGU, sa ating gobyerno, sa ating lahat mga kabrigada kay hinay-hinay na junta nga gagawas aning pandemya sa endemic na nga ang tawag nila sa ito mga kabrigada. Pero dili gyapon ta dapat magkumpiyansa kay tungod naagi hapoy COVID-19 mga kabrigada bisag 2023 na. Samtang nana ang atong horoscope. Sa mga Aquarius, ang komplikasyon tungkol sa pera sa nagdaang panahon ay magkakaroon ng kalutasan. Huwag pansinin ang mga usapan na walang halaga. Lucky numbers 5, 8, 16, and 32. Lucky color, aqua blue. Sa mga Pisces, ang paing pinansyal ay salang-alang. May paanyayang darating. Lucky numbers 5, 18, 19, and 29. Lucky color, emerald green. Sa mga Aries, mayaman ang guni-guni na mapakikinabangan. Taglay ang malikhaing isip. Lucky numbers 2, 7, 13, and 41. Lucky color, jade green. Sa mga Taurus, kung nasa kalooban ng katapatan, matutupad ang pangako. Lucky numbers ninyo, 1, 10, 16, and 24. Lucky color, yellow. Sa mga Gemini, kung may transaksyon, dapat isagawa pagkalipas ng tanghali. Suri mabuti. Lucky numbers 1, 6, 19, and 37. Lucky color, red. Sa mga Cancer, huwag patagay sa agos ng karangyaan. Mag-budget at mag-impok. Lucky numbers 3, 4, 20, and 40. Lucky color, citrine yellow. Sa mga Leo, angkop ang panahon sa pagsasaliksik. Paglaanan dito ng sapat na oras. Lucky numbers 2, 8, 14, and 20. Lucky color, sky blue. Sa mga Virgo naman, ang mga taong malapit sa kalooban ay pahalagahan. May tulong na darating. Lucky numbers 3, 9, 12, and 15. Lucky color, turquoise. Sa mga Libra, huwag ituloy ang isang bagay kung hindi alam ang kahihinatnan. Lucky numbers 3, 32, 39, and 42. Lucky color, pink. Sa mga Scorpio, ang kalusugan ay bigyan ng sapat na pag-aalaga. Mag-ingat. Lucky numbers 5, 6, 18, and 22. Lucky color, dollar green. And finally, hindi pa pala, Sagittarius, abala ka sa gawaing pantahanan, maging mahinahon. Lucky numbers 9, 22, 29, and 33. Lucky color, electric blue. And finally,
Capricorn, huwag magpadala sa mungkahin ng iba. Tiyaki ng sarili bago kumilos. Lucky numbers 8, 9, 26, and 27. Lucky color, fuchsia. Yan alagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Friday, mga kabrigada. Ang pagiging inaraw ay pagtuklas na rin ng mga kalakasang dati ay hindi naman nagagawa. Totoo ngang dahil sa pagmamahal ng anak ay natatanggap nating magsakripisyo, magpuyat at pagpagod para sa kanila. Walang hangad na kapalit kundi ang lumaki sana silang malulusog. May takot sa Diyos at may respeto sa iba. Sabi nga, ang lakas daw ng ina ay mas makabuluhan pa sa lakas ng kalikasan. Sa alaga ni inay, brigada ay kaagapay. Mga kabrigada, ngayong buwan na ito ang National Deworming Month. Nating makaubanggikan sa City Health Office para isgutan ang maong aktibidad o ang selebrasyon ngayong January. At mamaya, mga kabrigada, meron din tayo syempre ng feature story today. Abangan po natin yan sa pagbabalik ng Just In with Justin. Justin, mga kabrigada, oras po natin, alas 8:01 na, oras para sa lahat ng mga kabrigada natin nagmahal, nasaktan, at nag-resign. Di ba ganun yun? Minahal mo yung trabaho mo, tapos sinasaktan ka ng mga workmates mo, kaya umalis ka na lang. Pwede naman yun, di ba? Maghanap ka na lang ng ibang peaceful na environment, mga kabrigada, because today, sa taong ito, kailangan natin ng isang mapayapang, parang estado ng ating pag-iisip. Peace of mind, mga kabrigada, that's very important. Kay tungod, grabe na jod ang effects na tuwa sa mental health. So, labanan natin yan together, mga kabrigada, if kaya ninyong magpa-check up kayo. It's good to see a professional pagdating sa usaping mental health, mga kabrigada. Yun nga yung napag-usapan natin dito last time, nakasabang isang mental health advocate na very important na tayong family. Malaki ang responsibility natin sa mga kasamahan natin sa bahay to observe kung may mga certain changes, mga kabrigada. Samantala, karong bulana, ginaselebrar ang National Deworming Month. Atong isgutan ang mga saangmaong selebrasyon kauban ang Assistant Health Education Promotion Officer Designate ng City Health Office, Mary Rose Ann Aloot, RN. Good morning, Ma'am Mary Rose Ann. Good morning, DJ. At ayon. Welcome back dito sa Brigada TV. Matagal-tagal kitang hindi nakausap and Happy New Year sa iyo. Yes, matagal-tagal nga. So, Happy New Year din po. Ayon. Sige. Ma'am Mary Rose, ano ba itong tinatawag nating deworming month? So, ngayon po, no, sineselebrate natin ang National Deworming Month, no. Isang kampanya siya na isinasagawa kada January. Opo. And right. So, layunin po nito ang gamutin at pigilan po ang pagkalat ng mga soil-transmitted helmet infection sapagkat nakakahad lang ito sa maayos na kalusugan at edukasyon po ng ating kabataan. Ayun, ito yung purga, di ba? Yes, also known as po. Oo, nagpupurga. Sino po ba ang mga bata na sa ilang taon dapat ginagawa itong deworming? Okay, so meron po tayong CHO po, no? Mm-hmm. 19 years old, especially po yung ating mga out-of-school youth and private schools. Mm-hmm. At sali po dito yung mga buntis natin na nasa second to third trimester, yung nasa mga 4, 2, po. And then sa DepEd naman po, partner natin, public schools. Okay. So, kayo ang pupunta doon sa mga nabanggit ninyo. Tama? Yes po. House to house. And then, si DepEd po, bibigyan ng allocation for medicines pampurga. And then, sila po ang magbibigay sa schools po. Ah, okay. Ano to, Ma'am Mary Rose Ann? Iniinom, ini-intake, o tinuturo? Opo, itong available po natin ay mga chewable tablets po. Okay, So mas easier lang siya para sa mga bata, no? Kaya murag maglisod ako, magtusok pa. Paano po ma-identify ng mga kabrigada natin na taga City Health Office po ang mga mag-ayos sa ilahang balay? Ano po? Sorry po. Paano natin ma-identify ang mga taga City Health Office na sila yung nag-aayos sa kanilang mga bahay? Opo, so yung mga barangay health workers po natin, no? Meron sa IDN, karamihan naman po sila ikilala po ng ating mga tigbalay. Okay, no, kasi community nila. Mm-hmm. Tira sa same area po na barangay, opo, sa area opo po nila. Ayun. Sige, Ma'am Mary Rose, bakit kaya very important na nadideworm ang isang po? Okay, so very important po na ma-deworm ang isang tao dahil kapag hindi po na-deworm, no, so ito yung pwedeng mangyari sa mga
individual, no? Magdudulot ng iron deficiency sa mga buntis at malnutrition sa ina at sanggol. So pwede karoon ng makakaranas ng malnutrition ang mga bata. Pwede ring magbagal ang physical na aktibidad, mental development, magkakaroon ng low performance sa school. At and by the way po pala, no, based on sa experience po na sa field po, kahit ang baby or month old pa lang, no, infant pa lang na may chances na tawag nito magkabulate. Pag ganun po, no, punta po talaga sa pediatrician dahil para mabigyan po ng gamot or makumpyutan kung anong gamot yung maibigay sa napamatay. Ma'am, ano po ang mga sintomas na nabubulati ng isang tao? Okay, may iba po kasi na ano, matamlay yung bata, okay, no? For no and reason. And, po pala, every early morning or sa gabi, obserbahan natin yung ating mga bata, no? Doon sa puwet nila, no, pasintabi po ha, kung meron pong kumakain sa ngayong oras, tingnan natin puwetan, kung may makita po na mga puti-puti, yan yung tinatawag na pinworm or kigwa. So, yan po, yes. Early morning or gabi sila lumalabas is kasi yan yung favorable time sa kanila para lumabas and mangutog po. So sign na yun. Yun pala yung mura kagikigwa, di ba? Pag hindi ka mapakali. Nagapangalot ang mga bata early morning. Naranasan ko yan ng bata ako. Sa sobrang katinil, binuhusan ko ng alcohol. Mali ang desisyon ko. Hindi ko na uulitin. Okay, ma'am, kami na nasa mga 30 years old na, may possibility pa bang mabulati? Yes, pwede pa po. Actually po, ang adult po, i-recommended din na magpapurga every 6 months, balit twice a year po yan. Okay. Natin, Carly, nasundin natin yung January and July na schedule, pero basta at least sa adult po, 6 months, every 6 months magpapurga po tayo. Meron naman po tayong mga over-the-counter medicines po. Ah, meron. Mura lang. Yes, affordable. Okay, sige mga kabrigada. So yan po yung mga paalala ng ating City Health Office. Ngayon naman, Ms. Mary Ann, ano yung mga activities na inline sa ating National Deworming Month ngayong buwan? Okay po. As early as the first working day ng January, nagsimula na po tayo ng house to house. No, so abangan po natin yung mga barangay health workers natin or community health workers kung tawagin. And if in case naman po na pag sige nilang visit sa inyong house, walay tao, anak, pwede po umuad to ang ginikanan or ang guardian sa barangay health stations or sa pinakamalapit na health center para mga yuog, chewable na to na pampurga na tambal. And then, today po, by 9 a.m. sa Robinson's Jensen, meron po tayong deworming kickoff. So, magkakaroon po ng ceremonial deworming doon and then may pledges of commitment from different stakeholders po. Ayun, maraming salamat, Ma'am Mary Rose Ann Aloot ng City Health Office sa impormasyong ibinahagi mo sa amin ngayong umagang ito. Sana hindi ka magsawa, Ma'am Ann, ha? Sure po. Sure po. Maraming salamat, mga kabrigada. Very important na we stay healthy. So kung may mga hindi o unnecessary kayong nararamdaman, like katulad ko noong December, nahihirapan ako maghinga since November, hindi na ako nakakatulog. Binaliwala ko lang, sabi ko baka insomnia lang ko. May different na pala siyang ginagawa sa katawan ko. So very important that we see mga professionals, mga specialists, mga kabrigada. Kung may problema kayo sa throat, meron tayong mga ENT. Kung laging sumasakit ang ulo ninyo, pwede kayo mag-outpatient sa mga ospital. They'll refer you sa mga neurologist. Kung lain dyan inyong paminaw, pwede tayong magpa-general check-up kung nakakaluwag-luwag naman tayo. Pero hindi naman super mahal, mga kabrigada. Mas affordable siya compared sa magsakit dyan tag-intense, mga kabrigada. Yun natatanong 200,000 ang bill ko sa ospital. Kaya para hindi na kayo umabot doon, mga kabrigada, at saka iba ang effect kasi nung sa mental natin kapag tayo na ospital. So para hindi tayo umabot doon, paniwalaan natin yung prevention is better than cure. Eat healthy and stay healthy, mga kabrigada. At inom kayo ng Citro Plus with Zinc Capsule. Mga kabrigada, mag-text kayo sa 0939-351-9760. Yan po ang text line number natin dito sa Just In. Pwede kayo mapa-shoutout dyan. Wah, ganun, mga kabrigada. Samantala, 2023 na tayo mga Pinoy. Lagi tayong nakikiuso. Kung ano yung usong pagkain, tinitikman natin. Kung anong usong hairstyle, ginagaya natin. Kung anong usong damit, sinusuot natin, mga kabrigada. Kaya naman pag-usapan natin ang hair and nails na patok ngayong 2023.
ngayong pumasok na ang 2023, sure akong gusto mong makiuso o makitrend sa mga bagong hairstyles o magiging uso ngayong taong ito. Kaya naman narito ang ilang hairstyle para sa'yo. May touch of K-pop pa din ang trend ngayong 2023. Hindi na lang pop culture ang influence ng K-pop sa mga Pinoy, kundi pati na rin sa hairstyle ngayong taon. Uso pa din ang kulay platinum sa mga buhok. O kaya kung gusto mong mas intense, pwede ding subukan ang two-tone. Bumabalik ang bleaching process ngayong 2023. Para sa mga corporate ladies, pwede ding subukan ang subtle cinnamon. Uso pa din ang mga highlight, bob cut at ang bangs ngayong 2023. Kahit sa mga lalaki, uso na rin ang K-pop tulad ng man pern. Uso din ang mohawk pero with a twist, hindi masyadong sharp at malinis ang pagkakagupit sa gilid. Ayon naman sa salon owner na si Liz Ronlo, para sa mga kababaihan, uso pa din ang mga layered cuts. Sa nails naman, uso pa din ang minimalist at yung iba, mas na-enjoy yung mga gel. May advice din si Liz sa mga kababaihan at kalalakihan pagdating sa hairstyle. So sa hairstyle naman po, ang nauuso po ngayong 2023 is the balayage. Sa hair color naman is under the sun. So this is the sample of under the sun hair color. Actually, this is balayage. But since 2023, marami na tayong tawag sa mga different kind of colors. So this is under the sun. This is very light and airy na hair color. Senior stylist na si Sir Ivan. This is faded cut with light blonde po na hair color para mas magbukhang bata at mas magbukhang fresh. Ang sa nails naman, hindi talaga nawawala ang ating minimalist nails, ang ating French tip nails, and ang ating yung mga nude colors. Yun talaga ang nauuso every time. Hindi siya nawawala sa uso. Mga kabrigada, let's look good to feel good ngayong 2023. Tara na, magpasalo na at makiuso kung what's in. Ito si Justine Manansala para sa Brigada TV. Gusto ko punin ang tawad. Mohawk pala, M-O-H-A-W-K. Mohawk naman yung akin, M-O-H-O-K. Ano ba yan? Kaloka. Mga kabrigada, makiusa tayo. Gusto ko sana magpamohok kasi wala na akong bohok. So hindi na pwede, mga kabrigada. Samantala, sa atong pagbalik, atong piliw na po. Bunuto na po natong atong winner sa Brigada TV. Manood at manalo, may papremyo. Dini lang sa Just In with Justin. Karen May Hamboy, meron kang 500 pesos SSS. Ako po nyo dito sa Brigada TV. Alauna hanggang alas 4 na ng hapon. Hanapin mo lang si Rio na nasa third floor ng Brigada TV. Depende pa kayo. Laglagway na siya dito sa building, mga kabrigada. Mag-eyeball na lang sa mo. But ngayong morning na to, mga kabrigada, bukas, very excited tayo because we will be launching our new advocacy, mga kabrigada. Abangan po ninyo yan. And next week, the whole week, we'll talk about that kasama ang iba't ibang mga specialists, mga kabrigada. Ang ganda dito, ma-educate tayo tungkol sa stunting. Kinabukasan niya ay katiting dahil sa stunting, mga kabrigada. Tuldukan para sa kinabukasan and stunting now. Ito po ay sa initiative ng Mother and Child Care ng Brigada, ng Kabrigada Foundation in the Incorporated. Dahil ang ating tagline, which we launched early this year, ay In the Heart of Changing Lives. Paintindi ko sa inyo next week, ano ba itong stunting, mga kabrigada? Ano ba ito? Sino ba mga apektado nito? At bakit ba nangyayari po ito? Sa pagbabalik natin yan, charing, mga kabrigada. At narito naman ang ating Trending Talk. Brigada Trending ng ilang araw na si Alex Gonzaga dahil sa issue nito ng paglalagay ng icing sa mukha ng isang waiter noong birthday niya. Panoorin po natin itong video na to sa Instagram story ito ni Danny Barreto. Hoy, alam nyo guys, yung cake na yan, ang pinakamasarap na chocolate cake sa Manila. Yan yung in-order ng mga artista
Napakain ako niya ni Melay sa bahay nila eh. Gusto ko nga i-take out, pero masarap talaga yung cake na yan, promise, believe me. Iba't ibang mga version na rin, mga kabrigada, ng pag-intindi. Ang iba, inintindi si Alex. Ang iba nagalit sa kanya, pinalala ang issue. Lumabas din sa Twitter, mga kabrigada, ang kanyang mga story time ng mga taong nakatrabaho siya. May mga negative silang kwento at dinepensahan naman siya ng kanyang asawa, ni Mami Pinti. Pero si Tony, quiet lang siya, mga kabrigada. Pero diba, oh, bakit? Pero naging okay na sila ni Kuya Alan, yung waiter. Pero sabi nga ng isang netizen, paano daw kung tatay mo yung ginanon? Ano daw magiging reaction mo? Totoo naman. Kaya ang lesson siguro dito, let's always be careful sa mga ginagawa natin, mga kabrigada. Because we don't know, we might hurt other people. Yung baka yung araw na yun, si Kuya Alan ay feeling down, babang-baba, tapos ginanon natin, eh lalo siyang bumaba, di ba? Let's help each other ngayong panahon na ito, mga kabrigada. Let's be parang a source of positivity para sa ibang tao. Samantala, very important woman ang nagsa-celebrate o magsa-celebrate ng kanyang birthday bukas, ang aming Mom Yelsia Sai Katulpos. Happy birthday to you! Alam niyo, ito si Mom Yelsia, sobrang bait nito. Lagi ko siyang chinachat. Nag-re-reply siya. Nag-good night ako, nag-good morning. Mam Yelsie, happy birthday! Sana naman may papak lunch ka bukas. Oo, at saka, bukas sinabay sa birthday ni Mam Yelsie ang ating End Stunting Now Advocacy bilang isa din siya sa mga nag-initiate nito, mga kabrigada. Happy birthday po mula sa amin dito sa Brigada TV at syempre sa Just In. Yay! Oo, ma'am, yes, gutom ako bukas, baka naman. Samantala, mga kabrigada, dagang salamat sa inyo ha. Kaya syempre, nag-uban-uban na punta din, Hino. I-like again ang aming Facebook page, ang Just In, mga kabrigada. Pwede nyo din kaming i-follow sa aming YouTube account, ang Brigada News TV Official. At pwede din kayong magbahagi ng inyong tulong sa mga nangangailangan nating kabrigada. Pwede kayong mag-donate ng cash sa ating mga kabrigada. Pwede po niya i-deposit sa account number natin dito sa Security Bank sa ating mga screen, mga kabrigada. Kung items naman po in kinds ang gusto niyo ibigay, like groceries and all, pwede po ninyo yung i-drop dito sa amin sa Barangay San Isidro sa NLSA Road Brigada Complex. Dagang salamat, mga kabrigada! Kaya nakikichikahan na mo sa kuha din sa Just In. Sa Lunes na ulit tayo magkakasama. Ay, magkalimutan na uog! BTS Brigada Tanghali sa'ya, mamayang tanghali. Super Queen tayo at bukas ang Barkada Gulan. Ako po, si Justine Marensala, Just Out. Just In with Justin would like to thank Buildex Home Talk. Build right and bright with Buildex Home Talk. Located at Eka Building, National Highway, General Santos City.